So hello guys, good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood. Ito nga pala guys, nakalimutan ko siyang i-video kasi nga yung holder ng tripod ko na putol. So ito guys, Surak siya with bench. Ang haba nito is nasa 1 meter. Tapos ang taas naman nito, sabi na 20 inches ang taas. Tapos dito sa mga dividers niya, paleta lahat yan mga idol. Yan, ginagawa ko na. Ito, nails ang ginamit ko, 1 inch na common nail. Yan ang mga ginamit ko. Tapos dito sa mga, dito niya sa paa niya, gumamit ako ng screw, 2 inches ang haba. Ang lapad naman nito mga idol is nasa 1 feet. 1 feet. Kasyang-kasyang mga sapatos natin dyan. So yan mga idol, ang gagawin ko na lang dito is glinuglue ko to, tapos glue, then tsaka ako siya yan, glue ko yan, lalagyan ko ng glue dito, tsaka ako siya ipapako, tapos lalagyan ko lang pabigat para hindi aangat kasi may mga portion ng paleta na bengkong yung kwan, bengkong yung ganito na katulad nito yung district. Ano? Nakaangat-angat. Ito, sample. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Medyo, nakaangat siyang ganyan, no? Naka-curve. Curve pa lang tawag doon, idol. Yan. So, lahat ng ito may naka-abang na project para sa mga yan. Isasand ko lang yan, tapos yung gagawin ko na kung ano man ang ipagawa sa atin ng customer natin. So yan mga idol, after ko pa ilagay ito, wait ko ng 24 hours para sure na naka-intact yung glue nya. After nyan, i-varnish ko na. Pero ang gagawin ko dyan mga idol, hindi ako gagamit ng spray gun kasi pansin ko kapag nag-spray gun ako parang manipis. Unlike sa brush ang ginamit mo pag nagbo-varnish ka, siguradong makinang at makapal. Dito ulit-ulitin mo pang i-varnish para lang makuha mo yung tamang gloss niya kapag nag-clear gloss ka. Kaya sa ang gagawin ko ngayon, i-ano ko na lang. Gagamitan ko ng paintbrush. Pero same procedure pa din. Naliha ko na rin to ng 60, 80, 120, 150, and 240 grit. So, papahapyawan ko na lang to pag na-varnish ko. Yun nga, meron na time procedure pag na-varnish tayo. Yun lang ang gagawin ko. So, ayan nga pala mga idol. Muntik ko makalimutan, di ko nasabi sa inyo. Ayan. Dito nga pala sa loob, gumamit ako ng pocket screw. Ayan. Yung mga idol, sa mga susunod na video ko, ituturo ko kung paano ko ginagamit itong yan, itong ginagamit ko pocket jig, tapos itong kwan nya, itong bit nya, ito yung bit nya, tapos ang screw naman na ginagamit ko ito, 32mm 1¼ inch na yan, crack daw ang tatak eh. Itong itsura, marami akong extra nito mga idol, nakatago lang yan, ganitong itsura ng pocket screw, yung box type yung kanya, yung ginagamit kong screwdriver. Mas maganda kasi ito mga idol kaysa itong kwan niya, yung dati niya, yung free nung jig. Tingnan nyo, screw type siya. Yan. Kasi yan mga idol, may tendency na
kapag mabilis masyado yung barena na ginagamit natin, pumipiglas ito. Kaya mas maganda yung box type. Ito yung mga idol, oh. Yan, yan yung tip. Yan, box. Ayan, mag-focus, ah. Basta yun. May ginagamit ko, mga idol. Tapos yung kapag naglalagay ako ng pocket screw, na-assure ko na lalagyan ko to ng wood glue para matibay. Yan, mga idol. Pero mga idol, update ko na lang kayo kapag na-varnish ko na to. Natural finish din, mga idol. Sige, mga idol. So ayan, mga idol, at linalagyan ko na ng varnish tong ating shoe rack with bench. So ayan, mga idol, dahil umuulan, maabutan pa ng ulan, second coat na tayo, mga idol, ah. Dinadagdagan ko lang ng locker flow ang aking timplada ng clear coat. Yan, clear gloss. Okay. Dala yan, yan. Clear gloss. Dinadagdagan ko lang yan, mga idol, ng locker flow para sa gayon hindi siya magpawis. And that, dahil nga ito maulan, kailangan natin magdagdag ng locker flow. Yun, mga idol, oh. Ayos na. Makinang yan sa personal, mga idol. Second coat, tapos after kong mag-second coat, may isa pa. After kong ito, after kong maantay na matuyo, may mga portion pa kasi na hindi tuyo, eh. Ito, may basa-basa pa. Pag na, kung na yan, natuyo na yan, magsasand na tayo ng 240 grit, tapos ilalas coat na natin ng clear gloss. So yun lang, mga idol, maraming salamat sa panonood, and continue support my channel, mga idol. Sa gayon, mas marami pa akong maituro sa inyo. Sige, mga idol, maraming salamat.